Celebration! Ano na kayo, mga Kakong Nation? Iyak! Lapit-lapit mo. Okay, so first of all, congratulations to this man. Si Marlon Tapales kasi ay under Viva Promotions, mga idol ni Sir Brendan Gibbons. Meron na siya ngayong Unified Champion! Ano ka ngayon, Marites? Ano ka damunyog? Diba kayo yung pinagtatawanan niyo yung Sir Brendan dati? Ngayon, inggit kayo, no? Alright, okay. Kangkong, ano na, balita? Oh, ngayon, ito ka na lang, yung si Tapales, na Unified Champion na si Tapales, eh. Oh, ano pang hinihintay mo? Hamunin mo na! Oh, lahat naman ng sumisikat, tinahamon mo, eh. Ganon talaga pagbagsak na, diba? Boy Bisa, asa na yung ganito mo? Tol! Shoutout kay Tapales. Tapales, may Otol dapat yan, belt na yan. Dati, sparring partner ka lang ni Otol nung laban niya kay Rigo. Ngayon, mas mataas ka na kay Otol. Kayo na lang ni Otol, ano, lalamang ka ba? Otol, naman na ba si Tapales, Otol? O, sikat na sa atin si Tapales, Otol. Tayo kang kung na si Tapales. Dalawa yung belt ni Tapales, yun pa. Mga kaibigan, kidding aside, si Tapales na po, ang sa ngayon ha, sa ngayon, sa estado ngayon, siya po ang pinaka nasa top of the food chain ng Philippine boxing. Bakit po? Eh, dalawa po ang belt niya sa Super Bantamweight Division and ito na mga kaibigan, ito po yung pinaka maganda. Kung sino man po ang manalo sa Stephen Fulton versus Naoya Inoue, kalaban niya mga idol. Alright? So, mataas po yung possibility na si Naoya Inoue ang manalo, pero syempre, kahit sino sa kanila, Naoya Inoue or Stephen Fulton, syempre si Fulton, bata din ni Sir Sean yan, will fight Marlon Tapales. Imagine yung pong pangarap na naudlot ng kangkong, yung pangarap niyang hindi kailanman matutupad, tutuparin na po ni Marlon Tapales. Ang sarap mga asa ngayon sa mga kakonesyon. Ang sasama ng loob nyo ngayon, ha? Kanina, syempre kabang-kaba ko kasi ang ganda ng umpisa ni Tapales, ang ganda ng laro niya. Eh kaya lang, late rounds, humahabol si Ahmad Aliyev, but not enough to win the fight kasi ang ganda ng simula ni Marlon Tapales. And sa comment section, tinitingnan ko yung comment section. Ano mang comment nyo? Di ba puro inaasar nyo, inaalaska nyo si Marlon Tapales, tapos nung nanalo, nakikikongrats kayo, ano yon? Balimbing lang? Ano? Ang sasama ng loob ng kangkong vloggers kaya, no? Okay, ikaw, Pao pala. Pao, shoutout sa'yo. Ano ka ba? Ba't sa may mga nagsasabi sa akin na parang hindi ka daw masaya? Ano ka ba? Masaya ka ba o hindi? Hindi ko naman kasi alam eh. Diba? Bakit? Hindi mo pinapakitang masaya ka, Pao? Dahil, bakit, ano, mainis sa'yo si kangkong, hindi ka makadikit? Ay, nako. O, kangkong, hamon na! O, call out mo na si Tapales na sikat eh. Uy, naiya pa si kangkong. Kasi, mga kaibigan, alam mo naman ugali niya ni Buyo. Dati mga idol, sparring partner lang ni Otol yan. Ngayon, mas mataas na siya kay Otol. Dapat labanan mo si Otol ko. Habang ikaw, okay na sa inyong mga activity fight, tuna fight, Marlon Tapales, ito na. Dalawa na ang belt. Okay? At, former world champion din siya. Diba dati siyang bantamweight champion? At ito, mga kaibigan, simula sa araw na to, dito ko wawakasan ng aking content ngayon. Si Vincent Astrolabio naman ang susunod na Vincent Astrolabio na mga kaibigan, ang susunod na lalaban for world title versus Jason Moloney. At we all agreed kanina sa aking live na simula sa araw na to, tatawagin na namin si Vincent Astrolabio na angas ng Pilipinas. Angas ng Pilipinas. Kasi si Vincent Astrolabio, yung authentic yung angas, yung hindi lang puro boka, yung talaga pinapatunayan niya. Diba? Hindi lang puro, hindi lang puro pahay. Diba? Diba yung angas ni Astrolabio talagang nasa lugar. Hindi niya inaangasan yung mga handler niya, Dre. Maangas lang siya sa kalaban niya. Diba? So, para kumpleto, diba? Angas ng Pilipinas. Vincent Astrolabio. Huwag yung kasi pag Pinas lang, hindi kompleto. Diba? Diba? Hindi kompleto pag Pinas lang, kulang. Ang resulta, kulang. Kaya dapat kompleto, angas ng Pilipinas. Ayan, so ngayon, mga kaibigan, simula sa araw na ito, Vincent, angas ng Pilipinas, Astrolabio. Ayan, bagay na bagay, diba? Kasi,
Pinalugbog niya lang naman yung hindi mo matamaang si Rigo. O yung gumulpi din kay Damunyor, di ba? Tapos si Potapob, ibinisik niya lang. O ngayon, si Muloni Men, knockout ang habol namin. So yun mga kaibigan, alam ko po, nag-comment down below ka kung nation ilabas nyo. Inhale, exhale, ilabas ang sama ng loob. Kasi pang kinimkim, sasabog. Okay, isa na, yan. Open yung comment section ko, mag-comment. Sa aking YouTube, mag-comment. Mabuhay MP Promotions. Viva Sir Sean Gibbons. Mabuhay Sir Brandon Gibbons. Dahil grabe, at a very young age, ito na yung mga accomplishment mo. And syempre kudos kay Sir JC Manangkil. Deserve mo na ikaw ang promoter of the year ngayon dito sa Pilipinas kasi sa ginagawa mo sa Philippine boxing. So yun mga kaibigan, mabuhay. Teka lang, magse-celebrate lang kami mga idol. Peace! Woo!